Mr. Mapi, humingi po akong konti tulong. Bigyan niyo po. Bigyan niyo po ako ng wheelchair tsaka may trance po. Hindi pa ako makalakad. Tulungan niyo nga po ako. Hindi pa ako makalakad. Namamaga po yung mga papo. Nay, ano nangyari po sa inyo, Nay? Arthritis. Pagkatapos yung pinapo ko nakalakad nung ano, na ganito na, dalawa na pong binti kong masakit. Namamaga pa nga ako. Meron ba kayo ininom na maintenance, Nay? Nakakadalawang beses pa lang ako ng gamot. Dalawala na nga ako ng pambili. Nakos, mas parosep. Sabi ko na nga ba eh. Bibilang po namin kayo ng wheelchair, Nay. Pero ang gusto ko po na ipacheck up po pa rin kayo at baka meron pa pong mga dapat gamutin sa inyo. Sa ngayon, Nay, magpapadala po ako sa inyo ng 25,000 pesos. Ano, Nay? Apo. Lola, kumusta po ba kayo ngayon? Ito pa rin, masakit pa rin yung mga siko ko. Tuhod. Pag umaalis siya ng ano, kailangan ko siyang bukatin talaga. Binubuhat po namin para lipat sa papag. Hindi ho siya pwedeng makalakad, kahit na ano, hindi ho talaga siya totaling makalakad. Pati po pag uupo, kailangan po, dalawa kayong mag-ahawa. Si Lola ba, napacheck up niyo na po ba? Opo, napacheck up na rin po namin sila. Kailan po yung uning check up ni Lola? Ito pong November, gout nga po yung sakit nila. Mm-hmm. Maga po yung mga ganyan, nung nanginginig pa rin. Medyo natanggal naman po yung maga ng makamay, kaso pero, lang bumabay po sa paa. Pero so, ano pong sabi ng doktor? Uric acid din po ang mataas din sa kanila. Mm-hmm. Kaya kailangan daw po yun, ibawasan yung uric acid niya at matatanggal yung manas. Eh natanggal naman po siya nung binigyan ng gamot. So may improvement naman po simula nung pina-check up. Tapos ngayon tuloy-tuloy naman po yung gamot niya. Uminom po siya naman ng gamot na nireseta ng doktor. Kaya lang po ang talagang gusto nila yung mangyari, eh gusto po nilang matanggal nga po yung mga sakit-sakit ng katawan, mga buto-buto. Private nga po namin siya pinagdinala. Eh ang hinihiling na po daw ulit nila, yung wheelchair, kahit na yung wheelchair niya, sira na yung gulong. Sabi po ng doktor sa kanila po yata, pag manakatayo sila, ipapa-ultrasound. Hindi na po nila kayang tumayo, basta nakaupo lang po. Okay. Kasi yung po ang kailangan nila, ultrasound po yata sa para daw po baba, makita para makita yung saan yung namamaga pa yung mga tuhod. So sabi ng doktor, pag po nakatayo na si nanay, pwede nang i-ultrasound. Eh paano po yan sa sitwasyon ni Lola ngayon? Sabi lang ng doktor, kung makatayo si nanay, pwede natin pa ultrasound para yung makita natin yung kidney kung may sugat na. Kasi nga, sabi nga no, yung pag-iinom nila ng gamot para malaman kung ano talaga ang sakit, sabi ng doktor. Eh bumalik po kami sa kanila, sabi nga no, okay na po formal nanay, natanggal naman kayo yung manas. Sabi niya, kaso lang sabi niya, masakit pa rin kasi doc, sabi po niya. Sagot naman ng doktor, talagang ganyan nanay, kasi matagal na yan. Buti kong isang linggo lang, sabi niya gano'n, agad-agad kagaling. So, unti-unti. Sabi. Basta tuloy-tuloy lang po yung gamot. Opo, siyempre, alam niyo po yung buhay dito. Minsan nakakalagpas po sila ng pag-inom ng gamot, dahil wala pong pambiling gamot. Dahil magkano po ang isang tablet, 30 pesos. So, yun po, nangako naman si Sir Rafi, ano, na lahat po ng gamutan ay sasagutin niya. So, Lola, kumusta ka ba ngayon? Ano ang nararamdaman niyo? Ito pa nga rin, yung mga buto-buto kong masakit. Mm-hmm. Tsaka dito, nagbadya baba. Kailan nung nagsimula yan? Nagsimula una ito, nitong September lang. Mm-hmm. Eh ngayon, ito naman, nagtataka ako bakit ano, ganun din na sumakit. Ngayon itong ano, sumakit lang lahat ng mga buto-buto ko. Okay. Pero dati po, Lola, okay naman po, nakakalakad po kayo ng maayos. So Lola, noon po, nung hindi pa kayo nagkakasakit, ano po yung ginagawa niyo sa araw-araw? Anong dito lang sa bahay, paikot-ikot lang. Mm-mm. Naglalaba, naglilinis. Oo, nabanggit niyo po kay Sir Rafi na parang naglalabada pa po kayo. Oo, noong araw. Hanap buhay po namin kasi magkakapatid, naglalabandera po kami. Kagaya po kanina, naglabada po ako noon para may pambili po kami ng kakainin po namin. So paano man pag walang laba sa isang araw? Ay, hindi na mama nagagalit din siya. Ano sabi niya? Huwag kami mga anak niya. Wala kami kwenta na hindi natin mabigyan ng pabling gamutin. Ay, sabi namin, ang hirap ng buhay namin, sabi ko. Kung hindi kami makikipaglabada, hindi kami makakahabot ng pera. Magkano po ang binabayad sa inyo? Ayun din lang po. Kada pang awang linggo. Ayan, naiyak na si Lola. Kaya pumaano namin sa mama. Pinari namin. Palagi kami pinaliringgan, pinainaaway.
Dahil hindi na kami makapagbigay ng pambili gamot nila. Yung asawa niyo po, ano ba ang trabaho? Biyuda na po ako, ma'am. Ah, biyuda na. Ako pa iwali sa asawa ko, ha? Ako lang rin po nagbubuhay sa mga anak ko, lima. So talagang wala na po talagang aasahan, kundi kayo-kayo na lang po. Ano po, pag maliligo, sino? Diyan din po. Pinapaligo ng kapatid ko. Pati sa pag-ihi, pag hindi nakapampos, dyan na lang po sa umiihi, sa paan niya, sa wheelchair. Nagkata sa maligo, bubuhatin po. Ilagay doon sa higaan po nila. O yun, mabihisan po, malagi ng pampers. Pati po sa pagtayo, na ano, hindi po talaga sila magkatayo, pati yung itaas yung kamay para magbihis. Hindi po kaya kailangan nakaalala yung dalawang papasok mga damit, saka isusot sa kanyang ulo. Talagang dito na si Lola sa wheelchair na yan. Nakita ko nga po ito, sira-sira na, so kailangan talaga is mapalitan. Tulad nung inilapit ng apo mo na si Margie, tapos yung mga anak niya, ito po, bagong wheelchair. Wow! Maraming salamat. Ayun. So, mapapalitan na ito kasi nakita ko talaga yung sira-sira. So, ito, bagong-bago. Hindi na mahihirapan yung mga anak mo kahit ilabas ka. Ano po? Groceries, bigas, at prutas po, importante yan, ano, para po, syempre, si Lola magpalakas, kumain po kayo ng prutas, ano. Alaya po ako po, kasi ano po, nabigyan po ng wheelchair pang bago. Maraming salamat po, salamat po, kasi binigyan nyo po, ano, sa nanay ko. Lola, maliban nga po dito sa mga groceries, wheelchair, bigas po, nangako po si Sir Rafi lahat ng check-up, ano. Sa ngayon, kasi galing naman pala ng check-up si Lola, so ituloy-tuloy yung mga gamot, sabihan nyo lang po kami kung may mga kailangan bilhin. Okay, so ito po, isa pang pangako ni Idol Rafi. Magbibigay po siya ng 25,000 kung ano yung mga kailangan nyo pa pong gastusin. Ayan. Maraming po salamat. Lola, magkano? 25. Yun! Sige po. So, ayusin natin, Lola, yung check-up nyo, no? Schedule po natin. Okay po. Maraming salamat sa tulong nila sa akin. Rocky. Yun na lang po. Maraming salamat. Natulungan nyo ako. Rafi Tulpo, isang taong hindi ka iiwanan basta nasa tama ka, ilalabang ka na. Rafi, maraming salamat po sa pinigay niyo sa nanay ko, sa kasakayandog niyo po sa kanya. Maraming salamat po. Ganun din po Sir Rafi, maraming salamat po sa lahat ng malaking tulong niyo po para sa amin. Thank you po Sir Rafi, kasi po
natupad ko yung hiling ko po para sa lola ko. Thank you po. Merry Christmas. Rapi, marami salamat sa bagong wheelchair na binigyan niyo sa akin. Merry Christmas. At yung grocery yung binigyan niyo sa akin, tsaka doon sa pera. May panggap, meron ako panggamot. Maraming salamat. Sa Rapi. Maraming salamat, Rapi. Merry Christmas! Reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ang iyong tungtungan. Dahil merong Rapi tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan. Gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho ng mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulpo. Ika'y sandalatang mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabay. Bumait, marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. May mga taong binalik mo ang ngiti sa mga labi. Binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. Mga taong inapi na binigyan ng ustisya. Mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira. Mga pinagbating kaibigan na nagkaingitan.